Hello po! Ha? Attorney Tamo, dito na naman tayo sa isang masayang topic na medyo may kaba. Dito kami ngayon sa Bulacan, hindi sa amin ng property na yan, hindi ko pag-aari yan. Ang topic natin, ito, ang dami nagtatanong sa akin ito. Yung iba sa inyo, pinangakuan ko na ibablog ko to. Attorney, pwede ba namin gamitin ebidensya yung ganyan? Meron kasi ako dito ng ganyan, may text message ako niyan, nag-text sa akin yan eh. Attorney, meron akong video niyan eh. Attorney, meron ako dito ng dokumento ganyan-ganyan. Pwede ko bang gamitin yun sa kanya pag kinasuhan ko siya? Ganyan. O kaya, attorney, meron kaming chat eh. Attorney, meron kaming picture na ganyan eh. Pwede ba niyang gamitin sa akin? Attorney, meron akong pinirmahan na ganyan eh. Pag dinimanda ba niya ako, pwede ba niyang gamitin sa akin 'yon? Pwede bang gamitin laban sa iyo? O pwede mo bang gamitin yung ebidensya na yan laban sa kanya? Pwede ba ebidensya to sa korte? Sasagutin ko na kagad bago ako mag-intro. Pwede! Ha? Pwede! Meron pa dyan yung attorney, habang nag-uusap sila, habang nag-uusap kami, binidyohan ko attorney, binidyohan ko siya eh. Ha? Ito sa akin, estapador daw ako. Magnanakaw daw ako, attorney. Pwede ko bang ebidensya sa kanya yun sa korte pag kinasuhan ko siya ng ganyan-ganyan? Itong topic, itong sinasabi natin dito sa discussion natin, hindi na naman ito yung mga picture, mga chat, mga video. No. Ang ibig sabihin, kahit anong ebidensya. Attorney, nasa akin kasi yung kotse, ebidensya ba yun na kinarnap ko? Basta, kahit anong tanong ninyo, lahat ng tanong ninyo, sweeping na to, na ito bang bagay na to, pwede bang gamitin itong ebidensya laban sa kanya? Pwede ko bang gamitin ebidensya sa korte to? Pwede bang gamitin ebidensya yun sa akin sa korte pag dinimanda ako? Sweeping question na yan. At ang sagot ko dyan, pwede! Oh. Hindi, because in the rules, pwede gamitin yun. No? Papaliwanag ko na, ha? Oh, nag-file ako ng complaint. Attorney, ito yung ebidensya ko, ganyan pinosa ko. Di, attach mo ang ano. Ebidensya ang sinasabi mo. Attorney, di, gagamitin niyang ebidensya laban sa akin, yung ganyan, yung pinirmahan namin kontrata, ganyan. O di, mag-complaint siya, i-attach niya. Both criminal or civil case man yan, ha? Ito kasi yan. Unahin natin yung civil case. Pag dinimanda ka o pag nagdemanda ka at ginamit mo ang isang particular na ebidensya na sinasabi mo, ito ebidensya mo, picture, chat conversation, dokumento, etc., video, kung ano pang mga ebidensya yan. Si judge naman na magsasabi kung admitted. Si judge naman na magsasabi kung hindi niya tatanggapin o hindi. O, di ba? Pag nag-formal offer na, pagka didesisyon na ni judge, si judge din naman na magde-decide. 'Di ba? Kung i-admit niya at gagamitin niya yung ebidensyang presinta mo o presinta laban sa iyo sa paghubog sa paggawa ng desisyon ng resolusyon. Ganun din sa criminal case. Attorney, ito ebidensya ko. Attorney, ebidensya niya sa akin yung picture namin, attorney. Attorney, ang ebidensya ko ito yung mga chat namin, yung kontrata namin, ebidensya ko laban sa kanya. O di i-attach mo sa complaint mo. O di ba? Pagdating naman sa preliminary investigation, kung napanood yung preliminary investigation, diba? Si fiscal din naman na magsasabi, titignan niya kung pwede to, okay ba sa akin to para iakyat ko isang pako yung kaso kung makita ko may probable cause, o diba? Pagdating sa korte, attorney, pwede ko bang gamitin witness yung kapitbahay namin? O kasi narinig niya yung kwento, ito pala, hindi ko na isama. Pati testigo. O ito na, pati testigo. Attorney, pwede ko bang gamitin testigo yung ano ko, yung kapatid ko? Attorney, pwede ko bang gamitin testigo yung jowa ko? Kasi nung pinagmumura ako, dalawa kami ng jowa ko eh. Namura ko yung ano niya, yung magulang niya eh, habang nag-aaway kami. Attorney, nasuntok ko rin kasi yung ano eh, kapatid niya. Attorney, nung sinuntok ko siya, nandun yung ano niya, yung mga kamag-anak niya, mga kapitbahay niya. Pwede bang gawing testigo yung laban sa akin? O, yan, sinasama ko na rin pala yung mga testigo. Sorry, hindi ko na isama nung umpisa. Kahit sino pang testigo nyo, o ebidensya nyo, i-attach sa complaint nyo. O, di ba? Kasi pag pinaupo mo rin naman yung testigo rin sa korte, pagdating sa husgado, pag umupo na yung testigo dyan, i-cross-examine din naman yan ng kalaban. O, di ba? Kung meron man siyang i-identify na dokumento, i-o-offer din naman niya pagdating sa dulo. Si judge din naman na magdidesisyon kung tatanggapin yung mga ebidensya nyo at kung may weight ba, may bearing ba yung testimonya ng mga testigo na pinagsasama ninyo sa ano, sa trial. O, nung nag-pre-trial kayo, ito, ginawa mong witness yung tito mo. Kapitbahay niyo, ginawa mong testigo. Pinaupo mo. Si judge din naman na magsasabi kung sa desisyon niya kung kapanipaniwala yung testimonya niya. O, di ba? O, may nagdemanda sa'yo. Tumestigo yung mga kapitbahay laban sa'yo. Yung mga kamag-anak. Si judge din naman ang magsasabi kung kapanipaniwala, paniniwalaan ba niya, gagamitin ba niya yung mga testimonya na yun laban sa'yo. Si judge siya magde-decide.
Kasi yung iba dyan, attorney, gagamitin daw niya testigo yung ganyan, eh wala naman, alam yun, ganyan-ganyan. Hindi mo naman makokontrol ang, hindi natin makokontrol ang litigante kung sinong gusto niyang gamiting witness o kung anong gusto niya attach na ebidensya. Kung walang kwenta yung ebidensya na i-attach niya na yan, kung walang kwenta yung witness na i-attach niya na yan o i-attach mo sa complaint mo, sa reklamo mo, sa depensa mo, si judge ang magsasabi. Si judge ang mag-rule niyan. Hindi ako. Sinasabi ko sa'yo. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, sinasabi ko, hindi ko mahuhulaan yan. O di ba, ilalay ko sagot sa mga ano, yung mga nag-PM sa akin, yung mga nagko-comment sa YouTube channel ko. Pag nagagayan ng tanong nila sa akin, attorney, pwede bang ebidensya yung ganyan? Kung ano man ang gagamitin mong testigo, ano man ang gagamitin mong ebidensya, kung ano man ang sasabihin ng testigo mo, pwede ba yun, attorney? Kahit anong sabihin na lang niya, ikaw bahala. O di ba? Kasi malalaman din naman sa korte yan kung nagsisinungaling, nagsasabi ng tama, si judge din naman ang magsasabi. Ilalagay din naman niya sa desisyon niya. Iko-cross din naman yan nung kalaban. Ito pa, madalas ha, ito pa. Yung kasong rape. Oh, rape. Attorney, kinasuhan po yung kamag-anak ko, yung tatay ko, yung kapatid ko, yung asawa ko, kinasuhan po ng rape nung kapitbahay namin. Pero wala naman po silang medico-legal eh. May mga, di ba? Oh, ikaw siguro, nagtanong ka nun. Attorney, wala naman po silang medico-legal eh. Ano po ba yun? Pwede ho ba yun? Uubra ho ba yung kaso na yun? May laban ho ba kami rin? Hindi ko ho mahuhulaan. Yan, dinediretso ko na kayo. Bakit? Ha? Eh si judge naman ang magsasabi kung maniniwala siya dun sa testimonya nung ano, nung biktima eh. Nung alleged victim eh. Kung wala silang medico-legal, yung nag-complain, o eh, si judge ang bahala. Kahit sabihin mo sa akin, kahit sabihin ko na, ay, mahina yung kaso na yan. Kita yung hindi ako gumaganon. Wala kayong makikita sa aking comment o reply sa mga messages o sa YouTube channel na nanguhula ako, ay mahina yung kasong yan, yung rape na yan. Sa rape, particularly sa rape, marami nagtatanong sa akin. Kasi, kahit sabihin mo, attorney, wala silang medical legal, eh kahit na, si judge pa rin ang mag-a-appreciate lahat ng ebidensya ninyo. Sapat ba yung testimonya lang niya kahit walang medical legal? Si judge ang magsasabi. Eh, hindi ho ako judge. Kaya hindi ko mahuhulaan yung mga outcome o result ng mga kaso ninyo. Sa korte nyo ho malalaman. Napanood nyo yung vlog ko na pre-trial. Napanood nyo ba yung vlog ko na pre-trial? O diba, diniscuss ko dyan. Sasabihin mo kung sino yung mga testigo mo, kung sino yung, kung ano yung mga ebidensya mo. O, ganun din yung ano, yung defendant or yung accused. Ganun din. Sino mga testigo mo para sa depensa mo? Sino ang, ano ang mga ebidensya mo para sa depensa mo? Ano-ano? Diba, sinasabi nyo na yun. Panoorin nyo yung pre-trial. Ikaw naman, control nyo naman yun eh. Kung ikaw yung abogado nung nagdedemanda, ikaw yung prosecutor, o ikaw yung abogado nung plaintiff sa civil case, o kung ikaw man yung abogado ng akusado or ng defendant sa civil case, o akusado sa criminal case, sinasabi mo kay judge, ito po ang ano namin, ha? Ito po ang mga ebidensya namin. Ito po ang mga witnesses namin, Your Honor. O ganun din yung sa kabilang party, yung nadedemanda. Ito po ang mga testigo namin para sa depensa namin, ito po ang mga ebidensya namin. Di ba? Bahala kayo. Kung ano ang sa rules, pag stricto ang judge, kung ano yung mga hindi nyo binanggit doon. Pag hindi kayo nagbanggit ng witness na to, pag hindi mo binanggit ng witness to, hindi mo na pwede ipresenta. Pero walang pakialam si judge kung isama mo yung witness na yan. Most of the time, ganun ang mga judge. Sa trial, sa yung actual na litigation. Okay? Binigay mo sa akin tong mga witnesses mo, si Pedro at saka si Juan. Diniscuss ko na yan dito. Sa vlog ko na yan, panoorin nyo yan. Ha? Okay, pagka hindi mo... Yan lang ang witnesses mo, ha? Pero wala naman pakialam si judge kung anong sabihin nila. Bahala ka. Di ba? Kasi, yun ang ano mo eh. Yun ang witnesses mo eh. Anong mga ebidensya mo? Your Honor, ito po ebidensya ko. May kontrata kami na ganyan. Meron po ako mga chat ganyan. Print out ko po yung mga chat namin. Yung mga post niya sa akin. Print ko. Okay. Walang pakialam si judge yan. Hindi naman sasabihin ni judge, huwag mo i-attach yan. Di ba? Parang pantinuruan ni judge, di ba? Walang pakialam ang hukom. Ebidensya mo yan, bahala ka. Pero titignan ko rin naman eh. Kung papasa sa akin yan, sa standards ko. Di ba? Ni judge, hindi ako. Okay? Pero meron akong isi-share sa inyo. Okay? Sa experience ko, meron akong isi-share sa inyong dalawang judge. Isa sa Quezon City, isa sa Pampanga. Okay? Malupit. Pre-trial kami. Tinatanong ako ni judge. Okay, counsel? Your witnesses? Ganun si judge. Sabi ko, Your Honor, ang witnesses ko po dyan ay si ganyan at si ganyan. At si ganyan, tatlo sinabi ko. Okay, tatlo. Sabi ni judge, sige,
ano ang magiging testimonya nito? Itong witness mo na to. Tinanong kagad ako ni Judge. Sabi ko, Your Honor, ang depensa ko dyan, ang depensa namin, ganyan, kaya ang testimonya nitong witness ko na to, ay ganyan, 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 ganyan. Anong connection, sabi ni Judge sa akin, anong connection ng ganyan, ganyan? Pinilit ko na lang. Your Honor, hindi po, kasi ganyan ang depensa ko eh. Kaya ipipresenta ko itong witness na to. Sabi ni Judge, oh sige, pagbibigyan kita ha. Sige. Oh, itong pangalawang testigo mo, dami mong witness eh, sabi ni Judge. Itong pangalawang testigo mo, anong testimonya nito? Your Honor, ganyan din po ang testigo niya, ganyan. Ay, wag mo nang ipresenta yan kung ganyan din ang witness mo na yan, ganyan din ang sasabihin. Wag mo nang isama. Okay, may mga ganun judge, pag mahigpit yung mga judge, malulupit ng mga judge na kung pareho rin lang naman ang sasabihin itong dalawang witness na to, eh wag mo nang isama yan, wag mo nang paparamihin mo pa yung hearing. Sa QC yan. Yung isa naman na experience sa Pampanga, hindi naman sa witness. Yung sa ano naman, sa dokumento naman ng kalabang ko. Kasi for the accused ako, ulit, oh, Piskal, anong mga ebidensya mo? Your Honor, ito po ang ebidensya ko. Ito, ito, ito. Teka, teka, sabi ni Judge. Bakit naging ebidensya mo yan? Bakit? Ano bang teorya ng ano mo? Ng kaso mo? Your Honor, ang teorya po ng kaso ko ay ganito, 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 ganito. Ahin, walang connection yung mga ebidensya mo na yan. Hindi ko tatanggapin yan. Sa pre-trial pa lang, sinasabi na ni Judge na hindi niya tatanggapin. Walang biro yan. May mga kanya, pag na-chepohan niyo yung mga judge na yan, ha? So, ibig sabihin, my point is, ha? Si Judge din naman na magsasabi kung katanggap-tanggap ang ebidensya mo. Yung witness mo, yung mga object evidence mo, yung mga documentary evidence mo. Kaya ako sinerto itong experience ko sa inyo. Ha? Kasi, kahit ano pa yan, kahit sino pa yung testigo na yan, kahit ano pang ebidensya yan, anong dokumento man yan, ano pang mga chat-chat yan, mga post-post na print mo, ganyan-ganyan. Pwede mong gamitin ebidensya, okay. Diba? Sabihin mo sa korte, eto. O, pag pinalusot ni Judge, o di ipresenta mo, paupuin mo yung witness mo. O, identify niya yung mga dokumento na yan, yung mga print screen, mga post-post na yan, sa Facebook, ganyan-ganyan. But in the end, si Judge din naman ang magsasabi kung tatanggapin niya yung ebidensya mo, kung may weight ba yon, may bearing ba yon sa pagdesisyon niya sa iyo, o kaya sa ebidensya mo may connection ba yon. Si Judge ang magsasabi. The bottom line is, pag tinatamin niyo sa akin, attorney, pwede bang ebidensya to? Attorney, pwede ba niyang gamitin ebidensya yun laban sa akin? Pwede ko bang gamitin ebidensya to laban sa kanya? Sa korte niyo na ho, malalaman. Okay? Oh, so I hope yung natutunan kayo ngayon. Salamat po sa pakikinig. Pauwi na rin ho kami. God bless. Ciao.